Ay, kung tangin na mo, Imix, kung meron dapat sisihin dito, ikaw. Tarantada ka, ikaw unang nagpura kay Mix Molino. Ay, ano, Mix Molino, putang ina mo. Gumano ka, di ba? Isang beses lang naman ako nagmura dun sa live. Magandang araw sa inyo, mga kadarna. Ngayon po, bigyan natin ang opinion ko itong dun sa pagmumura ni AC. Kay Bunso Migs. Ito po, itong video na to, ito yung mga panahon na si Bunso Migs ay sobrang dami ng basher. Kasi target nilang budulin kayo. Binudol na nila si Ate Mahal. Grabing pambabalahura. Sino ka, Migs Molino? Ano nga kala mo sa sarili? Grabing pambabastos. Putang ina mo, Migs Molino. Grabe ang binigay na stress kay Migs. Ito yung mga panahon na hindi ninyo alam na si Bunso ay nagkukul sa madilim na sulok ng kanyang kwarto at doon niya iniiyak ang lahat. At doon niya sinasabi na, bakit mahal na wala ka pa kasi? Bakit kasi iniwan mo ko mahal? Hindi niyo ba alam yung pakiramdam ng isang nawalan? At ito, tignan ninyo itsura ni Bunso Migs dito. Nakikita niyo? Humpak na humpak ang kanyang pisngi. Dito ngumingiti siya pero hindi bukal sa lubang kanyang pagiti. Sobrang payat pa ni Bunso. Lubog na lubog ang pisngi niya. Oh. Ito yung unang-unang araw na lumabas siya nung birthday niya at nung pagkamatay ni Mahal. At dito siya sinabihan itong mga basher na ito na mukhang bungo. Ang idol niya mukhang bungo. Nakita niyo ba yung impact nun? Impact nun sa kanya? Yung mga pambabalahura nila? Unang-una sinabi na pinabayaan si Mahal. Siyang pumatay kay Mahal dahil pinabayaan niya. Scammer, budol, niloko si Mahal, bayot. Lahat na po ng ginawang pambabalahura at pambabastos. Nagay nila kay Migs Molino. Which is si Migs ay hindi malang nagsalita ni kahit nakatiting. Ni kahit na masasakit na salita sa mga bashers na ito. Budol! Sa mga pungkat yung mga bashers, diba? Kasi nga, puro pray lang siya. Sabi ko, para kay Ate Mahal. Moko ng taong kakasangkapanin mo para makatulong sa akin. Naniniwala ba kayo doon? Na ang lahat ay dinadaan sa dasal ni Bunso. Naniniwala siya na, Lord say, leave it to me. Leave it to God. And I will carry your burden. Kaya nga pinabayaan niya ang panahon. Bahala ka na, Lord. Kau na bahala. So, dumating ang mga defenders na ito. Ang ina niyo, pag kayo nagsasalita kay Migs Molino na kababuyan, kasasabi mo lang, dalawang tanga. O, ngayon, ibalik ko sa Mahal mo yung sinabi mo. Eh, tanga ka pala. Si AC, si Ken, si Poknot, si Papa Trix, si Rocky Rocha, si Cypro, si Shami, si Nora Vitalak, napakadami pong nag-defend kay Bunso. So, ito kaya nalagpasan ni Bunso, hindi man si Bunso ang gumalaw, pinabayaan niya kay Lord ang lahat. At ito, unti-unting nakakamupon si Bunso. Dahil sa mga basher na ito, kung wala ang mga defenders na ito, patuloy nilang binalahura si Migs Molino. Kung wala ang isang AC na nagmumumura dyan, patuloy ang pambababoy nila kay Bunso Migs Molino. So, bakit ko sinasabi ito? Bakit ko binabanggit ang mga defenders? So, guys, meron akong puting papel. Nakikita niyo ba ang puting papel? Ayan. Ang puting papel na ito, nakikita nyo, napakalinis, di ba? Malinis. Walang bahid dungis. Dudungisan natin siya. So, ito. Yan. Anong nakikita nyo? Di ba't nakikita nyo yung tuldok? Hindi nyo nakita yung kalinisan ng papel? Ibig sabihin, sa munting pagkakamali ni AC, nakita nyo ito. Itong maliit na pagkakamali kumpara sa karamihan at kalinisan at kagandahan ng kanyang ginawa. Si AC na lang po yung ating babanggitin dahil si AC po yung ating topic. So yun nga po, dahil sa pagmumura ni AC, sa maliit na pagmumura, nakalimutan na nila ang ginawang kabutihan ni AC.
ang ginawang pagbakbak ni AC at ng mga defenders, ang ginawang pagsanipersa, pagkakapit-bisig ng mga defenders na ito. Nakalimutan nyo na. Kita mo, pag kayo nagsasalita kay Mix Molino, okay lang. Pero pag yung mahal nyo, nare-reaksyonan para na naman kayo mamatayan. Hanggang sa nagsulputan na ang lahat ng mga defenders, isang beses na pagmumura ni AC, laban sa sandabukal na pagmumura, pambabalahura, pambabastos at pambababoy nitong makabila dito kay Mix Molino. Sino ang lumaban sa lahat ng ito? Gago ka! Bobo! Sino ka, Mix Molino? Anong akala mo sa sarili mo? Kung tangina mo, Mix Molino, ay... Eto pa, Madam Just Ruth, para sa iyo ito. Eto, last ko na itong, ayoko kasi ng ganito eh, last ko na po na ito. Eto, Madam Ruth, Just Ruth, anong sinasabi mo sa live mo? Ang sabi mo sa live mo, in-scroll-scroll mo na yung mga video, pinanood mo ulit yung mga video ni Bunso. Bumalik sa akin, unti-unti ang nakaraan ni Bunso, nag-scroll ako ng mga video niya, nanood ako ng mga video niya. At muli nakita ko yung video niya na paalam. Alam niyo ba yung sakit na parang bumalik sa akin na parang nararamdaman ko yung sakit sa akin? Na ganun pala. Ganun pala pakiramdam ni Bunso. Mas lalong nararamdaman ko siya ngayon. Anong sabi mo? Ang arte mo? Ang plastic mo, Madam? Hindi mo ba nakita na yung nambalahura at nambastos kay Bunso ay kasama mo na kakampi niyo? Anong sakit yung kay Bunso? Gaano kasakit yung kay Bunso? Akala ko ba nararamdaman mo? A plastic mo na mas masakit nga itong ginawa mo. Nagmamahal ba talaga kayo kay Bunso? Nagmamahal ba talaga kayo? Ang pagpapakumbaba ni AC ay tanda ng pagsuko. Hindi rin madali kay AC na iwanan niya ng tuling ang pamilya sa loob ng halos 3 taon na kanyang ipinakipaglaban dito kay Bunso. Hindi rin madali sa kanya. Okay, nagtitigas-tigasan siya kasi na dahil nakita natin siya sa ganyang attitude na nagmumura, nagagalit, akala natin bato siya. Pero hindi rin madali sa kanya na iniwan niya ang family ito. Pero iyon ang kanyang tanda ng pagsuko. Siguro nararamdaman yun, mga guys. Ang nakita kasi natin ay isang taong palamura, salbahe, astig. Hindi po ganong kadali iwanan ang isang pamilya bilang pagpapakumbaba sa kanya nagawang pagkakamali. At in fairness naman, dahil meron din naman nagawa si Bunso, na si Bunso ay naman nagsorry na in public. Ito naman sa AC, bukod sa nagsorry, nagpaalam. Balikan natin ang ilang eksena na pakikipaglaban ni AC. Anong sinasabi mo na nagagawa akong murahin ang patay? Ako ang nagmura sa iniidololin niyo. Oh, tapos babalikan niyo si Mahal kasi nga mga kanunan kayo. Tapos sabay ba natin ay kaya hindi niyo rin kami masisisi kung bakit kami ganito sa kanila. Kung sa iyo sila galit raw murahin, huwag yung patayin na yan. Magagos silang lahat. Ay putang ina mo, Imix, kung meron dapat sisihin dito, ikaw. Tarantada ka, ikaw unang nagmura kay Mix Molino. Hindi niyo ako kinakaya. Mapipikon kayo, dadamay niyo yung mga taong wala na dyan. Kasi nga, mga talunan kayo, real talk, talunan kayo. Ay ano, Mix Molino, putang ina mo. Gumanong ka, di ba? Isang beses lang naman ako nagmura dun sa live niya, no. Alam mo, ang naalala ko sa comment ko sa Instagram, sabi ko, para kay Ate Mahal, putang ina mo. O sabi ko, sige, nalagyan kita. Hindi lang si Mahal. Pati mga kapatid niya. Anong pinakamalabas nyo na araw na una? Yan o, yan sa sinabi ni AC. Dahil sa pagmumura niya kay Mahal, ang daming nagalit. Pero ikaw ang naging dahilan niya, di ba? Iyang pagmumura mo nag-trigger kay AC. Nang dahil din sa ginawa mo, lalo ng marami nagalit kay AC. Ayan talaga ang plano mo, yung mabuwag yung ano, mabuwag yung samahan ng makabunsoan, yan ba? Binabaliktad ang itinitira na naman ninyo si Mahal. Ano po pinakalabas nyo na ako kasama? Hindi nyo kayang sagutin yung lahat ng isyo? Kaya gagawa kayo ng butas. Anong kawalang yan yan? Kung kinanginan nyo, nadrama nyo mga hayop kayo dyan. Tapos sinasabi nila, oh, alam ko yan, AC, kung ba't mo ginawa yan.
Kasi nga gusto mo kaming mapalabas. Gusto mo kaming magsalita para may makikontent ka. Tapos magmamakaawa yung defender nyo, kaya namin ginagawa yan kasi ganyan yung mga defender nila. Sumasagot lang kami sa sinasabi ng mga defender nyo. Ilang beses ko kayong hinamon. Itigil nyo ang pambabalahura kay Miss Molina, mananahimik kami mga vlogger. Huwag kayo masyado magbunyi. Dahil sa AC, nandyan pa rin yan. Hindi yan naalis na pagsuporta kay Miss Molina kayo.